So maganda kasi dito. Hap. Itong breadfruit na to, gaano ba ka-healthy? Hello guys, if you are new to my vlog, kindly subscribe and click the bell button for more video updates. Alright, so magandang araw po sa ating lahat. Ngayon, papakita ko sa inyo isang snacks. Ito po yung snacks. Okay? Na organic po tayo ngayon. Ito po yung tawag nito, lumpia, vegetable. Lumpia po ito. Fresh vegetable po. At saka ito naman po, isang prutas. Isang prutas ito na maganda ito. Masarap talaga ito. Maraming benefits ito. Ito po yung tawag nito is breadfruit. Kung i-research nyo po sa Google, ito po yung tinatawag nating breadfruit. Breadfruit po. So, gawin natin. Babalatan lang natin po. Tapos, gagawin natin parang kamotikyo. At saka ito din po, fresh lumpia. Tapos, snacks tayo this afternoon. So, ito po ang ating gagawin natin ngayon mga ka-organico. And wag niyo pong kalimutan na i-click po ang subscribe and notification bell para updated po kayo sa lahat po nating mga organic activities po. So this is it. So tara, balatan natin to. So ito, babalatan natin. So ito yung breadfruit natin. Ayan, tingnan nyo. Hindi masyadong makapal yung ano niya, yung balat niya. Lipis lang. Ano po? Kulo ang tawag nito sa Bisaya. Tagalog, hindi ko na-research eh. Pasensya na. But in English, this is also known as breadfruit. Ito po yung may scientific name. Ano, alam niyo po ba kung anong scientific name ito? Ang scientific name po ng prutas na ito is Artocarpus altilis. Again, the scientific name of this is Artocarpus altilis. O tinatawag natin breadfruit. Ito yung pamilya ng langka. Kung alam ko ano sa inyo, familiar kayo ng langka. Common sa inyo yung langka. Yung langka naman ang scientific niya is Artocarpus heterophyllos. Yun po yung kilala sa langka. Okay. So maganda po ito. Ano po ito eh? Pamilya ito ng jackfruit. Pero talagang ano to, sarap to. Dalawang pwedeng paggamitan nito mga ka-organico. Pwedeng tawag nito. Pwede siyang gawing gulay. Let's say for example, if hindi po siya hinog, if it is unripe, this can be considered as vegetable. But once ripe, it considered as fruit. And marami itong pwede natin paggawin. Paggawin natin luto. Pwede natin gawing sopas. Yan, alam mo yun. Saka sa pagluto naman po nito, pwede natin i-bake. Yan, pwede natin steam, i-fried, at saka gawing sopas. Yan, sabi ko, gawing sopas. So, marami to. Marami itong pwedeng paggamitan. Saka napakasarap po talaga nito. Okay. So, tapusin ko lang sa pagbalat. Ito. So, magawin ko nito ngayon is ipa-fry ko lang. Okay. Tapos yung ano dyan, suggestion lang, kung mas maigi, mas maganda po siya steam, pero depende na rin kasi sa panlasa natin. Merong iba talaga na mahilig sa fry. Yung iba naman, kung mahilig sa fry, mas maganda na rin kung afford nyo po ang olive oil. Olive oil yung gagamitin natin. Mas masarap po kasi, mas nutritious po yun. Kaya organic pa rin yung ginagawa natin. Ano? So, yan. So, ito lang. So, sa mga gawa nito sa bahay, konting ingat lang po ha sa kutsilyo, lalo na sa mga bata pag nanood kayo. Mag-ingat po. Strong parental guidance ang kailangan po kasi gumagamit tayo ng mga matutulis na bagay, kaya sharp, matatalim na bagay tulad ng kutsilyo. Ito. Yan. Okay, pakita ko sa inyo kung ano ang laman nito. Ayan. So ito na po. Ayan o. Ayan. Wala siyang, hindi siya tulad ng langka na marami nga siya, no? Yung parang ganun. Ano bang tawag nun? Barot sa amin tawag nun eh. Ito wala eh. Tapos i-cut natin. Lahat. Tsaka ito naman, ito ipapartner natin ngayon. Vegetable lumpia. Okay, vegetable lumpia po yan. So ito po yung cut natin.
So ulitin ko ha, sa mga bata, lalo sa mga nanood, baka gagayahin nyo to at home. Huwag niyo pong gayahin ito. Kailangan po ng guidance po ng mga magulang ninyo. Okay. Yan o, kita nyo? Nanakat ko na. Yan, tingnan nyo. Yan. So yan, nakita ba? Focus ba sa camera? Yan. Oh, walang liso. Ah, walang liso tuloy. Walang mga buto tulad ng langka. Wala siya. Pero matamis to pag hinog ha. Matamis to pag hinog. Yan. So pwede itong gulayin. Sa camera nito. Okay, so kakat lang natin. Ganito lang ang cut natin. Depende na yun sa inyo kung anong klaseng cut ang gusto nyo. So ang cut ko na gagawin ko ngayon, ito lang. Yan o. Oh. Yan, yung ganito. Yan. Ha? Yan, tingnan nyo po. Yan o. Oh. Yan. So, hindi ko ito maubos kasi marami ko eh. Pero marami kaming kakain. So ito lang. Ito lang. Yan pa. So magmimerinda lang ako kasi galing ako sa school kanina. Kumawa kami ng module. Nakagugutom eh. Binigyan na ako sa kaklase ko. So ito. Ayan. Walang ano sa gitna eh. So nakakaamis nito. Yan o. So. Wala namang required na ano sukat yung pag-slice niya. Basta kung ano lang ang gusto niyo. So yan. Tsaka mag-ingat na rin, lalo na pag puti yung suot yung damit tulad ko ngayon. Kasi madagta siya yung balat niya. Pero hindi naman siya ganong kadagta talaga tulad ng iba. So sa isang prutas lang ito, pwede ng buong pamilya po ang kakain. Ito. Ayan. So tingnan nyo mga ka-organic po. So pure organic po talaga to ha. Kaya palagi kong naulit-ulit yung pure organic kasi yung tinatawag natin carbon group no, organic po. So ano po, mas nutritious po kasi yung organic kumpara sa inorganic po. Lalo, ibig kong sabihin, wala pong mga fertilizer, wala pong mga chemical na ina-add-ons, walang add-ons po dito. Gaya ng ibang mga gulay na pinipreserve. So ito po, purong organic po. Okay. So next natin gagawin is i-fried lang natin to pati na tong fresh na lumpia, tapos tayo'y kakain, mag-snack tayo. So ito na po yun mga ka-org, unahin ko muna tong ano, i-fry yung lumpia kasi madali lang tong maluto eh. Alright, so next po natin ito yung breadfruit na na-slice ko kanina. So ito. Mabilis lang kasi maluto itong ano, lumpia. Vegetable po ito, vegetable. So, ilang saglit lang. Golden brown na. Pwede na to. Pwede natin ano to. Kasi ano lang naman to eh. Vegetable to eh. Yung vegetable na mas maganda pag half cook. Ito medyo golden brown na siya. Pwede natin itang ano na. Luto na to. Okay. Sige. So, ito. Tama na to. Yan. Next lang po natin is yung tinatawag natin na breadfruit. Okay. Ito lang. So magkasya lang.
Pwede nyo nalagyan ng konting asukal pag gusto nyo. Ayan ah. Pero mamaya na pag medyo luto na siya. Pero masarap din naman ito kahit walang asukal. Ayan. Tulad ng lumpia, parang pwede na rin natin yung gawin. Ano, maging golden brown na, pwede na natin tanggalin ito. Pwede natin lang lagyan ng konting asukal. So, antay lang tayo na saglit. So, ito, golden brown na to. So, pwede natin lagyan ng konting asukal. Yan. Hayaan lang natin yan, didikit yung asukal pag matunaw na ng, ano, ng mantika. Itong breadfruit ko pula to, shout out kay Ma'am Marjolyn Baklaan, yung kasamahan ko po. Siya po nagbigay sa akin. Actually, bibigay niya sa isa pa namin kasamahan. Kasi nung nakita ko siya, kaya nangingi ako ng isa. Okay. So, maraming salamat Ma'am Marjolaine. At saka yung sponsor naman po ng ating lumpia, yung ito, is Sir Edmar Busita. Shout out to Sir Edmar Busita, yung school head po ng Elijo Monte de Ramos High School. Elijo High School, yung sa Barangay Milagrosa po. Yun. Okay. So, ilang saglit na lang, pwede na tayong magmerinda. So, yan, tingnan nyo, medyo golden brown na siya. Ang tanda, palatandaan lang po dito is, pag magiging golden brown na po, ibig sabihin luto na po yun. Kasi minsan, depende yun sa pag-slice natin kung gaano kalaki yung slice. Matagal talaga maluto pag makakapal eh. Pero pag manipis naman, mabilis lang maluto. Okay? So, again, shout out to Sir Ma'am Marjolaine Baklaan for the sponsorship of this fruit, breadfruit. Tawag po nito is, ano po, bread from heaven yata. Ano ito eh, binansagal itong bread from heaven kasi marami talagang benefits ito. Ayan, finally, luto na, alisin na natin. Ayan. Yung amoy niya, parang amoy ng kamote pag nagluluto kayo nito. Alam ko, nabibili ito sa supermarket eh, yung mga taga Metro Manila. Bibili ito sa supermarket o kaya sa palengke lang. Subukan nyo. Baka hindi nyo pa ito naranasan. Yung iba. Baka hindi nyo pa na-try ito. Sarap to. Sige. Ayan. Medyo crunchy na siya. Okay. So, ito na po yun. Hindi ito luto. Ito lang niluto ko kasi baka hindi ko maubos. At saka ito lang. Ayan. Ito, dagdag ko to. Para sa mga cheeky things. Para sa mga bata naman ito. Nakasapot rin yun. Malis ah. Yan. Ito yan. So maganda kasi dito. Sarap. Itong breadfruit na to, gaano ba ka-healthy? Meron po itong tinatawag na beta carotene at saka lutein po. Again, meron ba itong beta carotene at saka lutein? Na which are not present in white rice or in white potato. Yan. Kasi kung mayroon po itong mga ano po tawag nito, iba pang mga nutrients na pwede natin makuha. Halimbawa po tulad po ng pantothenic, hindi ko tuloy mabigkas. Pantothenic pala.
acid, mayroon itong riboflavin. Ano pa? Niacin, vitamin K. Alam ko yung, alam niyo yung vitamin K. At is potassium. Meron tayong vitamin A. Merong folate. So, lalo pag mababa yung mga dugo ninyo. O kaya, yung iba yung nilos mga babae pag nirigla. Pasensya sa kumakain. Kailangan nyo ng folate po. Ito po, good source po ito. Biruin nyo nga po. In every serving of this, 23%. 23% of your daily needs ang kailangan po natin ito. Ayan. Meron ito, magnesium, manganese, copper, zinc, calcium, iron, phosphorus, and selenium. So, napakaraming minerals na nakukuha po natin. So, mas maganda pag palagi kayo nito kumakain. Tubig lang ang partner ko. Kasi nga, organic tayo muna ngayon. Although, umuinom din naman tayo. Pero, kung mas maganda po, hanggat sa abot ng inyong makakaya, mas maganda po kung organic po. So, tubig muna, wala mo ng soft drinks, okay, ano? Yan, partner. Kasi merenda lang naman to eh. Lahat to, hindi ko naman to maubos kasi hindi pa naman to mukbang challenge. Iibahin ko yung mukbang challenge. Ano pa lang to? Testing pa lang po ito. I-share ko po ito sa aking mga, ano dito, mga kagrupo sa bahay. So, maraming salamat sa inyong panonood. Kung marami pa po kayong katanungan tungkol po sa breadfruit, pwede kayong mag-research. O kaya kung gusto nyo naman po, baka pwede nyong bisitahin yung Facebook page ko po, yung Organic Gardening po, na palaging sinishare ko sa Facebook din. Sana mabisita nyo rin po para masundan nyo po ito. Ipipicture ko lahat ng mga organic po. Okay? Kasi sa panahon kasi ngayon, lalo na sa pandemya, kailangan talaga natin ng organic at saka nutritious na pagkain tulad nito. Lahat ito libre lang. Sa paligid natin, kung tayo lang gagawa, ito, lumpia wrapper lang bibilhin natin sa palengke, pwede na tayong gumawa ng fresh lumpia. So, kahit ilang peraso lang nito, sold na po yung snacks ninyo. Alright? So, maraming salamat sa inyong panonood. Don't talk when your mouth is full. Sana kahit paano naman, mayroon kayong natutunan sa ating vlog Dencho Organico TV. Huwag pong kalimutan na mag-subscribe ha. At saka i-hit nyo na po ang like button at saka notification para updated naman po kayo sa mga upcoming videos. Again, shout out to Ma'am Marceline Baclaan for the sponsorship of this tawag nito. Breadfruit, hindi ko tuloy alam. Yan, breadfruit. At saka kay Sir Busita for the fresh vegetable lumpia. Maraming salamat po. Kain po tayo. God bless everyone. Thank you for watching. And ay, teka lang. Check ko lang ha. Sabi ko, oras po natin is nasa ano na 5:30 na po. Kasi nang 30 minutes lang po yung ginagawa ko. Baka sasabihin naman po ng iba dyan pag napanood ko, sabihin nagba-vlog-vlog lang, titiradahan naman yung mga patutsidahan naman yung mga teachers. Ah, hindi po ha. Marami kaming ginagawa. Kung gusto nyo, kung gusto nyo alamin yung ginagawa ng teacher, subaybayan nyo lahat sa teacher bago kayo magdada ng dada. Okay? Kasi wala pong nagagawa yung mga negative comment nyo po. Wala po talaga hindi po yung nakakatulong. Gawin po lang natin, magkaintindihan tayo bawat isa. Tsaka magtulungan po para ating malampasan ang pandemya natin hinarap sa kasalukuyan. Kasi wala tayong magagawa. Kung pala panaybatikos na lang po tayo, maparadyo man o anong media, wala magagawa yun. Wala. Magtutulungan na lang po tayo. Please, sana magkaunawaan tayo at mag, ano tayo, bilang isang Pilipino, we heal as one, we, ano po, we learn as one. So, yun po. Maraming salamat. Again, Dencho Organico TV. Thank you for watching. All right.